Gusto ng Lord na ang ating buong pagkatao ay maging buo. God wants you to be whole. Ang ating pong kabuoang pagkatao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Think about it, mga kapatid. Ang ating pong body, soul, and spirit ay interconnected. Ano man ang nangyayari sa iyong katawan, nakakaapekto sa iyong kaluluwa. Ano man ang nangyayari sa kaluluwa mo, ay nakakaapekto sa iyong katawan. Kaya nga kapag lagi kang malungkot, nagkakasakit ka rin. Kapag tayo ay depressed, naaapektuhan ang ating katawan. Kapag tayo ay malungkot, naaapektuhan ang ating kaisipan. Bakit? Whether you believe it or not, ang ating pong katawan, body, soul, and spirit ay interconnected to each other. Hindi mo iyan pwedeng paghiwalayin. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, hindi ka lang healthy physically, gusto ng Lord healthy ka emotionally, healthy ang soul mo at healthy din po ang iyong spirit. Kaya nga po, maraming salamat na kung ikaw man ay may sakit sa anumang parte ng iyong buhay, body, soul, or spirit, may ipinangako ang Panginoon at pinapaalala ang Diyos sa atin na si Lord ang ating kagalingan. He is our Jehovah Rapha. Siya po ang nagpapagaling sa lahat ng ating mga kasakitan. Yung kondisyon ng ating puso ay napakahalaga. Sapagkat ang kondisyon ng iyong puso will affect the direction of your life. Gagawin ni Satan ang lahat para pagurin ang iyong puso. Para ikaw ay sumuko. Para ikaw ay mag-quit. Gagawa siya ng paraan para paghinaan ka ng loob, i-discourage ka, at kung hindi ka makuha ni Satan sa isang suntok, papaguring ka niya hanggang ikaw na mismo ang sumuko. If Satan cannot knock you out with one punch, he will wear you down. Napakahalaga po ng ating puso pagdating sa ating buhay. Hindi po pwedeng naglilingkod ka sa Diyos na walang puso ang iyong paglilingkod. Hindi po pwedeng sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa pero wala kang puso doon sa sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa. Hindi po pwede sinasabi mong nananampalataya ka sa Panginoon pero ang puso mo ay wala sa Panginoon. Napakahalaga ng kondisyon ng ating puso. A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bone. Minsan naghahanap pa tayo ng iba't ibang mga gamot, pero yung masayang puso po pala ay isa ng uri ng gamot. In fact, mga kapatid, kung ano ang nangyayari sa puso mo, lumalabas sa mukha mo, you can see it in their countenance. Yung pagiging maligaya ng ating puso ay kitang-kita sa kabuuan ng ating pagkatao. Posible kasi, mga kapatid, na may mga kasama tayo sa bahay, they have smile on their faces, but they are hurting on the inside. Marami sa atin, pangiti-ngiti lang, but you are dying on the inside. You are broken on the inside. You are empty on the inside. And even worse, you are losing your faith on the inside. Hindi lahat ng lumalapit para humingi ng advice ay humihingi talaga ng advice. Hindi lahat humihingi ng wisdom. Hindi lahat ay humihingi ng direction sa buhay. May mga tao naghahanap lang ng atensyon. Sa salitang broken, nandun yung okay. Kasi minsan madaling magpanggap na okay ka kahit broken ka. Na kahit broken ang iyong puso, sasabihin natin, I'm okay, I'm blessed and highly favored. Yung puso na maligaya, yung puso na punong-puno ng joy from within, is a good medicine. Pero yung broken spirit, nakakatuyo ng buto. Ang ating dugo ay may manufacture sa ating buto. At kailangan mo ng tubig para makabuo ka ng dugo. Ang blood natin ay nangangailangan ng maraming tubig. Kapag ang spirit mo ay broken, nakaka-apekto ito sa iyong katawan. Kapag durog ang puso mo, kapag may mali sa puso mo, kahit pa ang dugo, kailangan ng tubig. Hindi tubig ang solusyon para maayos ang iyong puso. Hindi porkit uminom ka ng tubig, maayos ang iyong puso. You could be smiling on the outside, but your spirits are broken. Your soul is broken and your heart is broken. Kahit walang nakaka-appreciate, kahit walang nagte-thank you, kahit walang nakakapansin sa atin, can you be faithful in the dark? Kasi hindi porket nasa dilim ka, walang plano ang Diyos na daling ka sa liwanag. It's just so happen that God wants to make sure that you can handle the heat. Kaya minsan itinatago ka na muna ng Panginoon sa dark kasi gusto ng Lord bago kanya ilagay sa light.
kailangan handa ang iyong puso, handa ang iyong character, handa ang iyong attitude. Kasi kapag ka, ikaw ay hindi ready, a blessing is not a blessing if you cannot handle it. A blessing is not a blessing if you are not ready for it. Huwag na huwag mong ipapasa at huwag na huwag mong i-delegate yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kasi kapag pinagawa ng Diyos sa iyo yan, may purpose ang Panginoon kung bakit ikaw ang sinasabihan ng Diyos na mag-evangelize sa iyong pamilya. May rason kung bakit ikaw ang inasay ng Panginoon for that specific job or for that specific purpose. Kasi may layunin ng Panginoon na ma-develop ang ating habits, ma-develop ang ating attitude, at ma-develop tayo kung ano man ang gusto ng Lord na pagdalhan sa bawat isa sa atin. Sumunod ka lang kahit nasa dilim. Hindi porket hindi nagre-response ang isang tao o ang ibang tao sa iyong pagsunod ay hindi ibig sabihin hindi ka na sumusunod. But when God saw your faithfulness kahit ka wala kang platform, ang greatest achievement mo ay hindi yung may ibang taong mabibless sa pagsunod mo. Ang pinakamatinding achievement, yung sumunod ka mismo sa Panginoon. Yun yung pinakamagandang achievement. Yung kahit walang nakakapansin sa iyo, susunod ka lang. Kahit walang nakaka-appreciate, sunod ka lang. Maganda ang plano ng Panginoon sa iyong buhay. Maganda ang plano ng iyong Lord para sa iyong pamilya. God wants to bring you to a new place. God wants to bring you to a new heights. God wants to bring you to a new dimension. And God wants to bring you to a new environment. Are you ready for it? Unfortunately, marami sa atin ang takot sa next level. Takot tayo sa mas-masa. Meron tayong altitude sickness. Yung nagkakasakit ka pag tumataas ka na. Yung kapag ine-elevate ka, nabibigla ka. Kasi ka, hindi ka ready doon. Marami sa atin ang takot na magsabi sa Lord ng yes, Lord, whatever it takes. Marami sa atin ang takot na mag-show up. Marami sa atin ang takot na mag-involve. Marami sa atin ang takot magbigay. Gusto natin mag-settle kung nasaan man tayo naroroon. Kaya, no wonder marami sa atin ang expectation mababa, ang vision mababa, ang pananampalataya mababa, kasi gusto nating manatili sa mababa. Pero ang gusto ng Lord, dalhin ka sa mas mataas na level, kasi gusto ipaalala sa inyo ng Panginoon na ang kanyang ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts, that God is able to do exceeding, abundantly, above and beyond what you could think or imagine. Yun nga lang kailangan, handa ka! Napakarami sa atin mga kapatid, hindi tayo sanay sa high altitudes kasi sanay tayo sa mababang pamumuhay. Kaya kapag dinadala ka ng Lord sa mataas na pamumuhay, kahit yung iba nakasando na ka-jacket kasi hindi pa tayo ready for it. But God wants to bring you to a new heights. Gusto ka ng Lord i-level up. Gusto ka ng Lord itaas. Gusto ng Lord itaas ang level ng iyong pamilya, ng iyong pamumuhay. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa testing, sa circumstance, sa mga pagsubok, i-reframe mo ang thinking mo na hindi ka pinaparusahan ng Diyos kaya ka dumaraan sa pagsubok, yan ay transportation lamang ng Panginoon para dalhin ka sa mas mataas na level. It's not your destination. Suffering is not your destination. It's God's transportation for you. Every time na may pinapagawa ang Panginoon sa atin at may pinapahawak ang Panginoon sa ating kamay, God never meant to humiliate you, but to show you humility. Gusto ng Lord maging mababa ang iyong loob. Gusto ng Lord na maging tapat ka kahit na hindi na-appreciate ng iba, tinatanggihan ng iba, pero ikaw tatanggapin mo. Kasi gustong i-develop ng Lord ang pagpapakumbaba sa iyo. Hindi ka hinihiya ng Panginoon. Tinuturuan ka lang niyang magpakumbaba para hindi ka yumabang. Anumang bagay na meron tayo, hindi tayo entitled para dito. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, nagsimba ako nung Sunday, entitled ako mabless buong linggo. Lord, nagpray ako ng mahaba kahapon, entitled ako makakuha ng ganito. Lord, nagantay ako ng 15 years, entitled ako makakuha ng gwapong asawa. No, you are not entitled. Whatever you have, your family, your ministry, whatever gifts and talents, personality that you have, all of these things are entrusted by God. Tayo ay may pride, tayo ay may ego. You cannot make it on high altitude with that kind of attitude. You cannot make it on top kapag ikaw ay may mindset na ganito, may habits na ganito. If you want to go higher, you have to leave something behind. You have to leave your pride, you have to leave your ego, you have to leave your bitterness, you have to get rid of your anger, you have to get rid of your unforgiveness, and allow God to move over your life para mas madala ka ng Panginoon sa mas mataas na pagtawag. Marami sa atin mga kapatid, excited na excited tayo sa next season of our life, pero hindi tayo faithful sa now season ng ating Panginoon.
anuman ang ilagay ng Lord sa iyong kamay, dapat ang iyong puso ay laging surrendered and humble sa pinapagawa ng ating Panginoon. Huwag na huwag nating mamadaliin yung bagay na gusto nating makuha. Kasi sa tamang panahon, everything is made beautiful in its time. Sa tamang panahon, makukuha mo yan. Marami sa atin ang nagsimula na pure. Pero unti-unti, habang tumatagal, natetempt tayo na mag-focus hindi sa pinapagawa ng Panginoon, kundi sa mga bagay na nararanasan natin sa ating buhay. Your heart will always regulate your hand. Kapag tama ang puso, magiging tama ang iyong mga ginagawa. Tinitiktahan ng iyong puso ang gagawin ng iyong kamay. Your hand and your heart is connected to each other. Nakakatakot kapag ang kamay natin ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso natin ay empty mula sa ating Panginoon. If you got full hands and worn out heart, you are in trouble. Kapag ang kamay mo punong-puno pero ang puso mo ay tuyot na tuyot, you are in trouble. Kapag ang kamay mo nakataas pag nagpupuri pero wala ang puso mo sa iyong pagpupuri, you are in trouble. Dinadaya lang natin ang ating sarili, mga kapatid. Kapag busy-busy tayo sa mga responsibility natin, pero nakalimutan nating ilapit ang ating puso sa ating Panginoon. Kasi anumang ginagawa ng puso mo ay connected sa ginagawa ng kamay mo. Marami tayong kilala, talented sa paggitara pero walang puso sa paggitara. Always remind yourself, mga kapatid, that whatever your hand does, your heart must be in whatever you do. Napakahalaga, mga kapatid, na hindi lang talent natin ang ating ini-improve, hindi lang skills natin ang ating pinapalago, dapat nating kailangang alagaan ang ating puso. Huwag ka lang mag-focus on getting more and more and more responsibility without taking care of your heart. You have to guard your heart. You have to take care of your heart because ang puso natin ay napakahalaga sa anumang bagay na ginagawa natin sa ating Panginoon. A lot of people right now, mga kapatid, in the world that we are living in is broken and sad and hurt. Napakarami sa atin nakangiti on the outside, pero sa totoo lang, ang ating puso ay punong-puno ng kalungkutan, ng bitterness, ng disappointment. It's possible to look whole on the outside but broken on the inside. Kahit malakas, may breaking point. Kahit malalakas, kahit tatay, may limitation. Kahit nanay, ay may limitation. At minsan, kapag tayo ay hindi naging aware na alagaan ng ating puso, posibleng maging outlet ng iyong brokenness ay iyong pamilya mo. Ang maging outlet ng iyong brokenness ay iyong anak mo at asawa mo. Nagiging irritable at magagalitin tayo minsan because we don't want to admit that our heart is not okay. Kaya napakahirap minsan maging leader, maging nanay, maging tatay, kasi mahirap aminin that you are also broken from within. Ang bilang tatay, punong-puno ang kamay mo ng responsibility, pero ang puso mo ay tuyong-tuyo. Ang iyong kamay ay punong-puno ng mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, pero sa totoo lang, you are dying on the inside. Kasi tayo, bilang nanay at bilang tatay, napakarami nating mga responsibility sa ating buhay. God wants you not just to focus on the responsibilities in your hand, but to guard and take care of your heart. Ang nangyayari, buhos tayo ng buhos sa mga responsibility natin. Binubuhos natin ang lahat sa ating mga anak. Ibinubuhos natin lahat sa ating asawa. Binubuhos natin sa ministry. Binubuhos natin sa negosyo. Pero nakalimutan nating alagaan ang ating puso. Ang kalendaryo mo punong-puno, pero ang puso mo empty. You have to guard your heart and replenish. Every time na ikaw ay may responsibility, every time pinopromote ka ng Panginoon, every time na dinadagdagan ng Lord ng responsibility at pumupunta ka sa bagong season, every time na nagkakaroon ka ng bagong tools, if your hands are full and your hearts are worn out, it's a dangerous place to live. It's very dangerous kapag ang kamay natin ay punong-puno pero ang puso natin ay walang laman. Mga kapatid, gusto ipaalala sa atin ang ating Panginoon ngayon, alagaan mo ang iyong puso. Kung gaano kapuno ang kamay mo, dapat ganun kapuno ang puso mo. Hindi po pwedeng marami kang schedule, marami kang activity, pero ang puso mo ay hindi mo nire-replenish. Kasi every time na nagbibigay ka sa business mo, nagbibigay ka sa pamilya mo, nagbibigay ka sa ministry, nauubusan ka sa puso mo. Kailangan mo siyang i-replenish. Napaka-busy natin madalas na wala na tayong time para ipahinga ang ating mga puso. At magtataka na lang tayo, how did I get here? And minsan, habang nita-drive tayo,
Nakikita natin yung fuel natin, sinasabi na mag-i-empty na ang fuel mo. Kailangan mo na magpagas. Umaandar pa rin ang kotse, pero nagwa-warning siya, pag hindi mo binigyan ng atensyon, ititiri ka niyan. You will only go so far and it will shut down. Huwag mong ipilit. Huwag mong pwersahin na umandar pa rin with an empty heart. You cannot minister with an empty heart. You cannot preach with an empty heart. You cannot worship lead with an empty heart. You cannot minister to somebody with an empty heart. You have to replenish your heart and guard your heart. Bakit dangerous, mga kapatid? Kasi kapag ang kamay mo ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso mo ay said na said, para lang mapunan yung puso mo, gagawa ka ng paraan para mawala. Nagdi-distress tayo minsan. Dahil sa dami ng responsibility, stress ka na. Only God can fix your heart. Only God can replenish that what was lost in your heart. You have to check your heart again. Dito kasi sa mundong ginagalawan natin, pag masyado kang busy, hinahangaan ka. Ina-admire ng mundo na kailangan marami kang ginagawa. Pero ang pinapaalala ng Panginoon, habang dumadami ang responsibility mo, dati nagsimula ka sa tungkod, ngayon may corona ka na. Huwag kang magpa-overwhelm sa responsibility na nakalimutan mo ang puso mo na ilapit mo sa ating Panginoon. Kasi kung hindi mo i-ignore, mababa na ang laman ng puso mo. You will only go so far. Magsha-shutdown yan. Ititiri ka niyan. Alagaan mo ang iyong puso above all else. Ano ibig sabihin ng above all else? It communicates priority. I-prioridad mo ang pag-aalaga ng iyong puso. Make sure na habang nilalagyan mo ang kalendaryo mo ng responsibility, make sure na ang iyong puso ay nire-replenish mo ng Word of God. Make sure na ang iyong puso ay inaalagaan mo. Above all else, prioritize guarding your heart. Because your heart is the truest expression of yourself. Yung puso mo, yan talaga yung ikaw. Kasi marami kang responsibility, pero iisa lang ang iyong puso. Always guard your heart. In fact, sabi ni Jesus, diba, deny yourself, take up your cross and follow me. Kung gusto mo talaga ng self-denial, kailangan yung puso mo mabantayan mo eh. Kasi kapag ang puso natin na hindi natin pinabantayan, we will fall into series of mistakes and failure. Moral corruption. We will perverse our heart, our behavior. Mawalan tayo ng pananampalataya. Mag-focus tayo sa materialism. Mag-focus tayo sa pride natin. At pinupuno natin yung puso natin ng trash, ng basura. The only way for you to take up your cross and follow Jesus is to guard your heart. Kasi ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesus, for where your treasure is, there your heart be also. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Your heart is very important. Take care of it. Huwag ka magpa-overwhelm sa dami ng responsibility bilang nanay. Huwag ka magpa-overwhelm sa responsibility bilang tatay. Ikaw pa minsan maghuhugas ng pinggan. Ikaw pa minsan magliligpit ng ganito. Ikaw pa maghahatid sa mga anak mo. Pero kahit gaano ka busy, huwag mong kalimutan ang iyong puso. Importante na piliin po natin yung mga taong sinasamahan natin. Mga taong sinasamahan kasi natin, mga kapatid, is affecting our behavior and character whether we recognize it or not. If you hang with them long enough, you will start to say what they say and you will start to do what they do. Kahit ayaw mo man, magiging kamukha mo sila. Ang sabi nga ng lumang kasabihan, kung lagi mong kasama ay siyam na tamad na kaibigan, ikaw yung magiging pangsampu. Ang sabi ng scripture sa Proverbs, ang mga righteous people, pinipili nila yung mga magiging kaibigan nila. Ang hirap po kasing mamuhay ng tama kapag nasa maling kaibigan. It's possible to live a right life if you have wrong friends. Ang sabi ng scripture, bad company corrupts good character. Before we enter into a relationship, we as a Christian should set boundaries, or else they will set boundaries for us.